Para kay Bim, bawat isa mahalaga. Kaya naman sa darating na halalan, siya ay kakandidatong Vice Mayor ng Calapan. Ang paglilingkod sa bayan ay nasa dugo na ni Bim. Siya ay kabilang sa ikatlong henerasyon ng lingkod bayan sa kanyang pamilya. Siya ay apo ni dating Governor Dr. Roding Ignacio, apo ni dating Mayora Saling Ignacio Umali, anak ni dating Assemblyman at Undersecretary Bong Ignacio, at pamangkin ni dating Konsehala Girlie Ignacio. Kitang-kita na naging tatak ng pamilya Ignacio ang tunay na malasakit sa bayan. Sa edad na 26, siya ay naging board member ng Provincial Legislative Board ng Oriental Mindoro, kung saan naging chairman siya ng Committee on Public Works. Si Bim ay ginawaran rin bilang isa sa 10 Outstanding Oriental Mindoreños noong 1998. Pero bukod sa pamilya, bakit si Bim? Si Bim ay hindi magiging pangkaraniwang vice mayor lamang. Siya ay magiging aktibong partner ng mayor upang tugunan at hanapan ng pondo ang mga pangangailangan ng mga Kalapeño. Dahil sa lawak ng kanyang karanasan, kaalaman at koneksyon sa pribadong sektor at sa nasyonal na gobyerno, ibibigay niya ang higit pa sa inaasahan. Ngayon lang nagkaroon ng kandidato na tinupad na ang mga pangako, hindi pa man tapos ang eleksyon. Tumulong maipatupad ang mga proyektong matagal nang inaantay ng ating mga kababayan tulad ng pagpapailaw sa madidilim na lugar gamit ang solar lights, pagpapatayo ng mga barangay halls, evacuation centers at health centers, paglagay ng mga tulay at ng mga drainage upang maiwasan ang pagbabaha, at pagpapasimento ng mga kalye. Kahit sa panahon ng pandemya, aktibo pa rin si Bim sa pagtulong sa pamamagitan ng distribution ng 10,000 COVID protection kits, pagbigay ng ayuda sa mga naka-quarantine, pagsuporta sa mga community pantries, pamamahagi ng vitamins sa mga Kalapeño para tugunan ang nutrisyon, tinatag ang Meals on Wheels na nakapagpakain sa higit na 20,000 nakababayan, at namahagi ng mga printers, ink at bond paper para sa pangangailangan ng mga estudyante at guro. Pagtulong sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng store signages. Kaya sino ba ang tunay na tumutugon at nagmamalasakit sa mga pangangailangan ng mga Kalapeño? Ang sagot? Bim Ignacio. Ating kilalanin pa si Bim. Nagtapos siya ng pag-aaral ng Business Management sa Georgetown University sa Amerika at De La Salle University. Siya ay isa ring Project Management Professional mula sa Ateneo School for Continuing Education. Si Bim ay isa ring sportsman. Dahil sa taglay niyang galing, umani siya ng maraming parangal sa rowing at jet ski. Siya ang naging national champion at tinanghal na Jet Ski Rider of the Year noong taong 1997. Siya rin ang kumatawan sa Pilipinas sa Jet Ski World Finals. Tinatag ang Rycon Development Corporation noong 1996. Sa kanyang pamumuno, napalago ang negosyo, naging kilala sa industriya at pinagkakatiwalaan ng gobyerno at pribadong sektor. Mahigit 4 billion na ang mga napatupad na proyekto at libo ang nabigyan ng trabaho. Bilang Vice Mayor, si Bim ay hindi lamang magpapasa ng mga ordinansa, batas at resolusyon, pipirma sa mga dokumento ukol sa gastusin ng sangguniang panlunsod o magiging tagapaghatol sa mga administratibong kaso. Siya ay magsisibiring daan upang makakuha ng karagdagang pondo mula sa nasyonal na gobyerno at pribadong sektor patungo sa ating mga barangay. Bakit ba mahalaga ang karagdagang pondo? Ito ay magagamit sa pagpapagawa ng mga kinakailangang infrastruktura tulad ng mga tulay, kalye, drainage, flood control, pailaw, patubig, at mas mabilis at murang internet. Ito rin ang makakatulong para maghatid ng livelihood projects, programa para sa agrikultura, at tulong sa mga mangingisda. Kasama na dito ang pagpapalago ng mga negosyo at pagdagdag ng mga trabaho. Sa pamamagitan ito, masisigurado ang karagdagang kita at pagtaas ng antas ng pamumuhay ng bawat Kalapeño. Heto si Bim Ignacio. Heto ang mga nais ng itaguyod. Heto ang kanyang mga gagawin. Bim Ignacio, bago para sa pagbabago. Pag-asa, hindi paasa. Tunay na tulong. Tumutupad sa pangako para sa kanya. Bawat isa, mahalaga.
Sama-sama nating ibalik ang saya at sigla sa Kalapan. Vote Bim Ignacio for Vice Mayor number 2 sa balota. Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamar Vision Network, ako po si John Perez Alberto, ito po ang TVNet Newsline. Ika-apat sa buwan ng Mayo taong 2022. Sa una ng ating mga balita, local candidates nagharap sa boto ko para sa Bayan Ko Candidates Forum ng TVNet. Paggamit ng automation technology ng mga MSME sa lalawigan, pinalalakas ng DOST Amerial Team. At iba't ibang tulong pangkabuhayan ipinagkaloob sa mga magsasaka sa bayan ng Bongabong. Sa detalye ng ating mga balita, iba't ibang tulong pangkabuhayan tulad ng swine dispersal, fruit trees materials distribution at loan programs orientation ang ipinagkaloob ng pamalang bayan ng Bongabong sa mga rehistradong samahan ng mga magsasaka sa naturang munisipalidad. Layunin ng naturang programang tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang intervensyon na makakatulong sa kanilang sektor. Ipinagkaloob ng pamahalang bayan sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office ang iba't ibang tulong pangkabuhayan sa mga samahan ng mga magsasaka sa bayan ng Bongabong sa pangungunan ni Municipal Mayor Elgin Malaluan na sa libo-libong pananim na rambutan, lansones, sampalok, mangustin, kalamansi at pomelo ang ibinigay sa mga magsasaka mula sa Upland at HBCC Lowland Barangay sa pamamagitan ng mga rehistradong samahan. Layunin ng naturang programa na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang intervensyon na makatutulong at makapagbibigay ng karagdagang kita sa kanilang sektor tulad ng swine dispersal, fruit trees materials distribution at loan programs orientation. Bukod dito, ipinamahagi rin ang 50 baboy sa mga miyembro ng samahan ng magsasaka sa kanilang bayan. Kasabay nito ang MAFC meeting na kung saan nagbahagi ang mga kawaninang Land Bank of the Philippines ng mga available na loans program na maaaring makuha ng mga magsasaka at mangingisda. Samantala, apat na proyekto sa Barangay Kalangatan, Bayan ng San Teodoro ang pinasinayaan at ipinagkaloob sa ilan ng kalahi CIDSS program ng Department of Social Welfare and Development. Kabilang sa mga proyekto ay ang Barangay Hall, Isolation Facility, Daycare Center at Multipurpose Building o Corporate Court. Sa ilalim ng Kalahi Seeds Program ng Department of Social Welfare and Development, apat na proyekto ang pinasinayan at ipinagkaloob sa Barangay Kalangatan sa Bayan ng San Teodoro. Pinangunahan ni Mayor Salvador Boyet P. kasama ang sangguniang barangay ang turnover ceremony ng mga naturang proyekto. Sa tulong ng pamahalaang bayan, nagkaroon ng sariling lupa ang nasabing barangay na pinagtatayuan ngayon ng kanilang bagong barangay hall, senior hall at isolation facility. Bukod dito, itatayo rin sa lugar ang proyekto na Daycare Center at Multipurpose Building o Covered Court. Ayon sa San Teodoro LGU, malaki ang maitutulong ng mga naturang building sa Barangay Kalangatan na kung saan nagkakahalaga ang Daycare Center ng 1.4 million pesos, habang ang Multipurpose Building o Covered Court na nagkakahalaga ng 3.6 million pesos. Matapos ang turnover ceremony, sinundan ito ng pagbabasbas ng bagong Barangay Hall ng Kalangatan sa pangungunan ni Reverend Father Rene Hernandez at Municipal Mayor Boyet P. kasama ang mga miyembro ng sangguniang bayan at mga opisyalis ng nasabing barangay. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Servisyong totoo atin siyang iboto Bukal Josineria sa unang distrito servisyong totoo atin siyang iboto Bukal Josineria sa unang distrito
serbisyong totoo. Lenny Robredo at Akbayan kakampink sa laban. Kagaya ni Lenny Robredo, ang Akbayan party list ay may malasakit at maasahan. Tumulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Odette at naglunsad ng mga programa na tumulong sa mga naapektuhan ng COVID-19. Si Dr. RJ has been with us since April. He's very much a part of our Bayanihan e-consulta. Sa Akbayan party list at kay Lenny Robredo, may pag-asa tayo. Tandaan, isang boto lang para sa party list. Huwag sayangin, Akbayan Party List 146 sa balota. Akbayan Party List, panalo ang mamamayan! Three-piece! Isang lingkod bayan at kilala bilang abogado ng masa. Number 3 sa balota. Iboto Gilbert Uripiso, tunay na kalapenyo, attorney Gilbert Uripiso. Attorney Gilbert Uripiso para mayo. Iboto natin Gilbert Uripiso, bida ang kalapenyo. Attorney Gilbert Uripiso para mayo. Sa Mayo 9, sa pagtataguyod ng makabagong pamahalaan na tututok sa kabuhayan, kalusugan at kinabukasan ng bawat isang kalapenyo. TEAM, team, 4 na letra, 6 na advokasya para sa isang maunlad na Oriental Mindoro sa susunod na 3 taon. Edukasyon, ating palalawigin ang scholarship program ng pamahalang panlalawigan. At ito ay masasakop din ang mga estudyante at mag-aaral sa pribadong kolehiyo at mga allowances para naman sa mga nag-aaral sa State College and University. Mga programang hindi nambobola, mangyayari, sigurado. Bukas ay sigurado sa Team MBS dahil maasahan bawat salita. Doy Liachon po. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko.
Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Summer Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. 14 na DOST-assisted micro, small, and medium enterprises Oriental Mindoro ang nabigyan ng libreng assessment at konsultasyon ng mga advanced mechatronics, robotics, and industrial automation laboratory katuwang ang Mindoro State University at Department of Science and Technology Mimaropa. Layunin ng naturang gawaing turuan ang mga MSMEs tungkol sa mechatronic at automation technology ang malaki ang may tutulong upang pataasin pa ang produksyon at proseso ng kanilang negosyo. Sa pangunguna ng mga kinatawan ng Advanced Mechatronics, Robotics, and Industrial Automation Laboratory, katuwang ang Mindoro State University at Department of Science and Technology Mimaropa, nagsagawa ang mga ito ng on-site assessment at consultation sa ilang micro, small, and medium enterprises sa Oriental Mindoro. Layunin ng naturang gawain na turuan ng mga MSMEs tungkol sa mechatronic at automation technology na malaki ang maitutulong upang pataasin ang produktibidad ng isang negosyo. Nasa 14 na DOST-assisted MSMEs sa lalawigan ang binisita ng mga ito kabilang na ang food processing, aquaculture, agriculture, furniture at information and communications technologies. Ang naturang team ay nagbigay ng libreng assessment at consultation sa mga ito kaugnay sa automation na makapagbibigay ng kontribusyon sa maayos na proseso at produksyon ng kanilang negosyo. Dagdag pa dito, nagkaloob rin sila ng libreng troubleshooting at check-up ng mga makinaryang gamit ng mga MSMEs. Kasabay nito, lumagda rin sa Memorandum of Agreement ang DOST Metals Industry Research and Development Center at MINSU upang higit na mapagtibay ang kanilang partnership sa pag-promote ng industry automation at pag-iitingin ang implementasyon ng AMIRIAL sa lalawigan. Matapos ito, inaasahan na ang AMIRIAL team ay maghahanda ng assessment reports at proposal para sa potensyal na intervention para sa mga MSMEs upang higit pang mapaunlad ang kanilang mga kabuhayan. Samantala, nagharap ang mga lokal na kandidato ng lungsod at lalawigan sa ika-anim na boto ko para sa Bayan Ko Candidates Forum 2022 na handog ng Tamaro Vision Network. Layunin ng programang magbigay daan para sa mga kandidatong ilapag ang kanilang plataforma de gobyerno at higit silang makilala ng taong bayan. Gayun din ay upang bigyan ng pagkakataon ang mga botante na masusing piliin ang mga nararapat na kandidato na kanilang ihahalal sa darating na Mayo 9. Sa ika-anim na pagkakataon, muling inilunsad ang Tamaro Vision Network Incorporated ang boto ko para sa Bayan Ko Candidates Forum 2022. Dito nagharap ang mga kandidato para sa Vice Mayoralty, Mayoralty, Vice Gubernatorial at First District Congressional Forum. Hindi naman itinuloy ang tapatan para sa gubernatorial na kapwa-desisyon at napagkasunduan na nagtutunggaling partido. Hindi rin nakadalo sa naturang tapatan sina Vice Gubernatorial Candidate E.J. Falcon at First District Representative Candidate Mayor Mark Marcos. Matikas naman na sinagot ng mga kandidato ang inihandang mga tanong ng programa, kabilang na dito ang usapang batas, tanong ng masa,
derechahan, at situated talk. Binigyan rin na pagkakataon ng bawat isa na malayang makapagtanong sa kapwa-kandidato. Balikan natin ang ilang mga naging kaganapan. Opo, gagampanan natin ng mabuti ang pagiging regulator, adjudicator, at presiding officer. Gagampanan po natin mabuti yan. Pero ito po ang sinasandalan kong mga salita nung bata po ako. Pag binigyan kayong trabaho, dapat higit pa sa inaasahan. Po ay lumalapit at nakikiusap sa inyo, subukan niyo po ang isang babaeng vice mayor. At nandyan po si Attorney Gilbert Repiso, na sa tingin ko ay magaganda ang programa. Hayaan niyo pong ako naman ay isang malambot, na may malambot na puso na pwede niyong lapitan para lumapit sa pamahalang lungsod ng Calapan. Ang vice mayor, ang trabaho niyan, regulator, adjudicator, at presiding officer. At ako'y may kapasidad na gampanan lahat ng tungkulin yan na may kinalaman sa batas. Meron tayong taong pangangailangan ng panahon eh. At si Attorney Raff yun. Ako tatakbo at haharap sa taong bayan kung sa tingin ko hindi sapat ang aking kaalaman, karanasan at kakayahan. At kung sakasakali man po na sa inyong pagtingin at ako'y nahalal ay meron pang kulang, ay pwede naman natin pag-usapan. Kahandaan, aking kasanayan at yung aking kaalaman kung ano ang sistema sa pamahalaan lungsod ay malaking bagay para sa susunod na masasabi kong pinakanghanda sa susunod na magiging punong lungsod ng Calapan. Ang aking karanasan ay hindi matatawaran kasi kahit hindi pa ako nagiging lingkod bayan, marami na akong natulungan, nabigyan ng scholarships, nabigyan ng trabaho sa aking mga kumpanya. Marami akong natulungan nating kababayan na nang-hospital, nagkakasakit, at marami ding natulungan na may legal na usapin. At akin pong respeto sa aking mga kababayan, hindi nawala yon. Yung aking pagtulong simula pa noon, ako, Jake, ay laging mapagkumbaba dahil ako naman ay ang pinagsimulan ko din. Ako ay, alam mo, batang palengke ako, ano? Ang pinag-aral sa akin ng aking mga magulang hanggang sa ako'y maging abogado ay galing sa palengke. So yung mga ganyang problema na pambansa ay may epekto yan sa ating pamumuhay dito sa local level. At sa aking pananaw nga, meron ako mga ideya, mga solusyon para matugunan ang mga problemang yan ng ating bansa. Kasi sa pananaw ko rin, sa paniniwala ako, ako'y handang-handa na magsalita, marindigan sa mga usaping nasyonal. Dala ko po ang bagong solusyon sa paulit-ulit na problema. Brownout, baha, kahirapan. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, ipapakita po natin sa mundo ang Mindoren niyo kayang-kayang magbago at mapaunlad ang sarili. Ang boto ko para sa Bayan Ko Candidates Forum na handog ng TVNet sa kanilang mga subscribers ay live na nasaksihan sa lungsod ng Calapan at mga bayan ng Bacoor, San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan, Victoria, Pola, Rojas at Mansalay. Napanood rin ng live ang programa sa social media page nito sa Newsline Channel 10. Pasasalamat naman ang ipinabot ng TVNet sa lahat ng mga kandidatong naging bahagi ng programa at sa lahat ng sumaksi. Layo ng boto ko para sa Bayan Ko Candidates Forum na magbigay daan para sa mga kandidato na ilapag ang kanilang plataforma de gobyerno at higit silang makilala ng taong bayan. Ganun rin ay upang bigyan ng pagkakataon ng mga botante na masusing piliin ang mga nararapat na kandidato na kanilang ihahalal sa darating na Mayo 9. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Suki! Siya ang bagong siga ng Senado, General Eleazar! Siga? Ano sa pelikula? Tunay na siga si General Eleazar! Sipag at galing! Sipag sa pangreforma ng PNP! Galing sa paglaban sa krimen! Bugok at abusado! Kalaboso! Inalaban niya tayo! Marami tayong ilalaban para sa Pilipino, lalo na sa peace and order at seguridad para umangat ang ekonomiya. Dahil ang laban niyo, laban ko! General Eleazar, iboto, Senador 23 sa balota. Hindi na kailangan mangyari to, kaya ako final yung one tablet, one student bill. Gagawin ko matupad ang 80 billion budget para lahat ng mga batang nagigipit ay magkaroon ng sariling tablet. Salamat, Senator Loren! One tablet, one student, dapat. Loren Legarda sa Senado, number 40 sa balota.
Bawat isa sa atin ay may pusong atleta. At kahit pandemya, takot at lungkot ang nanginginig. Hindi tayo padadaig. May lakas, dangal, at disiplina. Kahit ang pagsubok, kaya. Tayong lahat ay may puwersa ng bayaning atleta, kakampi at kasama para lahat umangat. Isang lingkod bayan at kilala bilang abogado ng masa. Number 3, sa balota. Iboto Gilbert Uripiso, tunay na kalapenyo. Attorney Gilbert Uripiso, may kalidad ang servisyo. Lingkod na nagmula sa hirap, kaya siya'y nagsumikap. Attorney para mayo, iboto natin Gilbert Uripiso, bida ang kalapenyo. Attorney Gilbert Uripiso para mayo. Sa Mayo 9, sa pagtataguyod ng makabagong pamahalaan na tututok sa kabuhayan, kalusugan at kinabukasan ng bawat isang kalapenyo. Ini-endorse ko si Greco Belica. Sabi nila, kukulong na corrupt fake news yan. It opens up the opportunity for the corrupt official to say, ako nang bahala dyan. Kaya kung ilagay mo si Greco Belica bilang chairman ng Anti-Corruption Commission para meron kayong panglaban sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Kailangan natin si Greco Belica sa Senado. Ipakulong niya ang corrupt para umasenso ang mahirap. Totoo lang, marami na siyang na-file na kaso. At yung iba siguro, baka nandiyan na sa kulungan. Bilang chairman ng Anti-Corruption Commission sa gobyerno. Mabuhay ka, Greco. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chillin', there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get the show on, come on. Can't get any better. Fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me, just right here at home. Oh, 'cause the best place in the world is still with you. I know. Right here with you. Oh, just here at home. Oh, right here with you. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her.
Good thing we have the Samsung Windfree Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Windfree Air Conditioner. Nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction and Management ng training seminar sa Standard First Aid and Basic Life Support sa Bukayon National High School. Inaasahang gagawin din sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Calapan ang naturang gawain upang mapalawak ang kaalaman ng mga guro at school faculty members tungkol sa pagbibigay ng paunang tulong o first aid. Nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng training seminar tungkol sa Standard First Aid and Basic Life Support sa Bukayaw National High School upang maging handa ang mga guro at kawani ng paaralan sa pagresponde sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang naturang seminar ay kahilingan ng pamunuan ng nasabing paaralan na kung tumagal ng 2 araw ang pagsasanay. Ipinaliwanag ng kawani mula sa CDRRM ang mga posibleng gawin ng mga ito sa pagbibigay ng paunang tulong o first aid sa biktima. Ayon kay CDRRM Responder Maligon, ang seminar na ito ay isa lang sa madami pang proyekto ng kanilang tanggapan at inaasahan nila na lahat ng mga guro at school personnel ay maturuan ng Standard First Aid. Ito po ay training seminar po ng Standard First Aid and Basic Life Support. May request po ito ng mga teacher dito sa Bukayaw National High School. So 2 days po ito, so ngayon po is return demo nila. Para ma-check po natin kung natutunan nila yung mga techniques and maneuver na itinuro po ng aming team. Pagtapos nito, ang lahat ng mga guro at staff ng paaralan na dumalo sa seminar ay bibigyan ng certificate na magpapatunay na sila ay sumailalim sa Standard First Aid and Basic Life Support. Samantala sa ating police report. Huli ang 2 suspect matapos na mga ito ay mahulihan ng ipinagbabawal na gamot sa 2 magkahiwalay na operasyon. Sa bayan ng Puerto Galera ay nahulihan ng hinihinalang marijuana at mga parapernalya ang isang lalaking bakasyonista. Ayon sa report, sa pagdaan ng suspect na bakasyonista sa walk-through screening machine ng Balatero Port ay biglang tumunog ang alarm nito. Indikasyon na may mga metal sa katawan ng pasahero, dahilan upang kapkapan ito. Nakuha sa bulsa ng suspect ang 2 glass tube na naglalaman ng suspected dried marijuana leaves, isang stick ng sigarilyong hinihinalang naglalaman din ng pinatuyong marijuana at 2 lighters. Sa bayan naman ng Socorro, inaresto ang isang lalaking 28 anyos. May asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Luteboro 1, Socorro Oriental, Mindoro. Dahil sa kasong panggagahasa sa isang menor de edad, subalit ang nangkapkapan ito bago ipasok sa selda. Na bahagi ng security protocol ay aksidenteng nakita sa bulsa ng suspect, ang isang plastic sachet ng hinihinalang shabu. Ang 2 suspect ay pawang sasampahan ng kasong paglabag sa Sections 11, Article 2 of RA 9165. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyong nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 0432-88-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si John Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.